Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. I-wave nga natin yung ating mga kamay sa Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. So, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, tayo po ay live sa lugar na ito. At the same time, kayo naman sa inyong kinalalagyan ngayon ay live din kayo dyan. Buhay kayo, buhay kami. Glory to God. Protected against COVID-19. Against any virus, any variant of COVID-19, any variant of coronavirus, protected by God. Amen. Praise the Lord. So once again, welcome to Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Watch and listen. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. And Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Glory to God. Share it also to your loved ones and friends and relatives. Send the messages, the videos to the messengers of your loved ones, friends, and the relatives. Yan. Welcome sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, no? Thus Saith the Lord programs, KOJF Church YouTube channel, and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Watch, listen, share, like, subscribe, follow, share the videos to your loved ones and friends. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodus 15:26. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Exodus 15:26. Buksan nga po natin. Glory to God. At makinig ho tayong maigi, ha? Lalo na po yung mga leader, mga pastor at pastora. Glory to God. Dahil ang mga leader at ang mga pastor at pastora, ang mga unang nakikinig talaga dapat, umuupo at hindi palakad-lakad, hindi pa alis-alis, hindi pa punta-punta ng CR at hindi lumilipad ang isipan. At yung notebook at ballpen ay nilalabas at yung Bible ay nilalabas at sinasamahan ang lingkod ng Diyos sa pagbasa. Glory to God. Praise the Lord. So, in the book of Exodus chapter 15, verse 26, shall we open our Bible? In the book of Exodus 15, verse 26. Yan. So, glory to God. Tingnan natin maigi, mga minamahal, yung Exodus 15:26. You know, this verse is a very popular verse. Even those in the religions are claiming and possessing this verse, especially in this time of pandemic. Yan. Exodus 15, verse 26. Yan. So kung ready na kayo, basahin natin. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Again, Exodus 15:26. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Alam po ninyo, sa panahong ito, in this time of pandemic crisis, many are in sick. Many are already dead and many are in the point of dying. Marami po ay nagkasakit, may sakit. Marami po ay patay na at yung iba po ay nanganganib ang buhay dahil po sa coronavirus na ito. And sad to say, even the frontliners, those who are helping the citizen
not to be infected with the virus ay sila rin ay nagkasakit, nagkakasakit, nangamamatay, at yung iba po ay nakikipaglaban pa sa kanilang buhay ngayon. Glory to God. And even those in the medical field, mga doktor, mga nurses, ay mga doctors and nurses, ay maraming may sakit, no? At yung iba po ay namatay na, at yung iba po ay nakikipaglaban sa kamatayan. Ito po ay hindi po nakatutuwa. At one time na ako po ay nanonood ng news, no? I was watching the news over television. Merong sinabi roon na sinasabi ng hospital na wala na silang lugar para sa mga COVID patients, no? The hospital is saying there will be no room for the COVID patients. Pero ang totoo, meron pa talagang pwesto. Ang kulang lang, yung mga doktor at mga nurse, wala nang mag-aasikaso. Kasi even the nurse and the doctors are already sick, being infected by coronavirus. Naunawaan po natin. Glory to God. So matindi po yung nagaganap ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo. People are already dead. People got sick. And people are dying, getting sick, and being infected by coronavirus. And these new variants of coronavirus are very contagious. No, easily transferred. No, madali siyang matransfer. No, masyado siyang nakakahawa. Naunawaan po ba natin? And sad to say, napakaraming mga Christian at masasabi nating mga pastor ang nangamamatay. Yun ang malungkot. Totoo po yun. Malungkot po yun. Akin pong nababalitaan na ilang mga pastor na po ang nasa nanganib ang buhay at nasa panganib. Yung iba ay nagumaling, yung iba ay tumanggap ng himala, marami po ay nangamatay. Glory to God. So, sa oras na ito ay diinan natin itong maigi, no? At huwag lang natin itong papakinggan. Ito ay ating talagang isa kabuhay, isa kapuso talaga natin itong mensaheng ito. Lalo na yung mga Kristiyanong matatagal na, mga leader at mga pastora, naunawaan po ba natin? Glory to God. Mga pastor at mga pastora, mga manggagawa ng ating Panginoon. Praise the Lord. So makikita po natin sa aklat ng Exodus 15:26, no? Very, very clear. Ang sabing ganoon dito, if you listen carefully to the voice of the Lord your God. Yun ang problema kasi. Marami kasi ay hindi marunong makinig sa tinig ng Panginoon. Many have no time to listen to God. Many are not giving time to listen to God. Nakikinig pa ho ba tayo? Yung iba, dumadalo naman talaga, pero hindi yan nakikinig. For the sake lang na dumalo, for the sake lang na... Yung bang ano, naalala ko yung isang pastor sa Agusan del Sur. Now, when I met the pastor in Agusan del Sur, now, that pastor is preaching in a Bible school. Yung pastor na yon nagpe-preach sa Bible school, no? Talagang sabi nga, very busy, very active. Pero nung ako'y nagturo sa Agusan del Sur at na-meet ko siya, nakadalo siya, eh sa unang araw pa lang ng 3 days conference na yon, luhod siya. Luhod. No? Doon sa kanyang kinalalagyan, napaluhod siya. Naunawaan po ba natin? Kung saan siya nakalagay, kung saan siya nakapwesto, na napaluhod siya. Glory to God. No? At nung ako'y nag-altar call, takbo siya kaagad sa harapan at luhod talaga. At ito po ang kanyang testimony. Listen very carefully to his testimony. Sabi niya, ano kasi, mechanical na lang yung ginagawa ko sa buhay na ito eh. Oo, very active sa ministry. Pero parang mechanical na lang. Parang nakasanayan na lang, nakaugalian na lang. Sabi niya, nakikinig pa ba tayo? Yun, mechanical na lang, nakaugalian na lang, nakasanayan na lang. Yung bang routine na lang ng buhay mo. Pero talagang wala na sa puso mo yung ginagawa mo.
talagang hindi na talaga nararamdaman yung presensya ng Diyos. At ganyan ang maraming Kristiyano. Ganyan ang maraming workers, ganyan ang maraming pastor at maraming pastora. They are attending, they are working for the Lord, and yet not listening to God. Yeah, they are not bringing their Bible, not jotting down the revelation of God, not getting the Rhema word of God. Alam mo kasi, sa dami kasi ng ipinapangaral, hindi mo masasaulo lahat yan eh. Kailangan ilista mo talaga. At dapat, yung Rhema word of God, nililista mo sa araw na ito. Ito yung mensahe, pero ito talaga yung pinaka-rhema sa akin eh. Dapat ganun. No? Dapat nagbibigay tayo ng oras na nagbabasa tayo ng Biblia. Sa haba ng binasa mo sa Bible, nililista mo, ito yung pinaka-rhema sa akin ng Lord, ito yung pinaka-revelation sa akin ng Lord eh. Ganun po yun. Glory to God. So kaya ang sinasabi ng Panginoon sa Exodus 15:26, if you listen carefully to the voice of the Lord your God. Minsan may mga nagtatanong eh, bakit po kayo nagsasabing ito ang sabi ng Panginoon? Bakit naririnig nyo yung tinig ng Lord at bakit nyo pinaprophesy ang tinig ng Panginoon? Bakit nyo naituturo ang tinig ng Panginoon? Eh, ang masasabi ho natin, kasi nakikinig kami sa Diyos. Amin po ba? Pag nakikinig ka sa Diyos, may tatanggapin ka. Pag nakikinig ka sa Diyos, makakapag-prophesy ka. Pag nakikinig ka sa Diyos, makakapag-prophetic preaching ka. Yun yun. At marami pong mga mangangaral, ang nangangaral na lang out of the head, out of head of knowledge. Head knowledge. Head knowledge lang. No? Ganun po yun. Pakisabi, head knowledge. Pag ikaw ay nag-aaral ng Bible school, mula sa pinakamaikling sermon na character sketch sermon hanggang sa mahabang sermon, biographical, illustrational, pictorial, analytical sermon, dahil nag-aral ka ng Bible school, kayang-kaya mo gumawa ng sermon talaga. Kaya lang, yun ay bunga lang ng iyong matinding pag-aaral at karunungan. Pero hindi ka naman talaga nakarinig sa Panginoon. Naunawaan po ba natin? Yun yun. So yun ang problema ng mga tao, yun ang mga problema ng mga Kristiyano at mga mangangaral. Ay hindi naman lahat ng mangangaral ay dapat mong inaatinan at dapat mong pinapakinggan. Kasi maraming mangangaral na kopya, nangopya lang naman sa internet yan eh. Nangopya lang yan sa sermon ng iba. Nangopya lang yan sa Google, nag-Google lang yan eh. Pero wala namang experience, wala namang karanasan, hindi naman nabago buhay. At wala naman talagang rhema, wala naman talagang revelation sa Panginoon. Naunawaan po ba natin? Alam po ninyo kung titingnan ninyo yung note ko, daily yan, meron po akong revelation. Daily. Araw-araw, meron po akong kapahayagan mula sa Panginoon. Pag nagbabasa ako ng Bible, araw-araw, meron akong kapahayagan. Araw-araw yan, nililista ko yan. Ano ba yung kapahayagan sa akin ng Diyos? Nagbasa ako ng Bible ngayon. Ano yung kapahayagan sa akin ng Diyos ngayong araw na ito? Nililista ko daily, no? As I meditate the word of the Lord, so I jot down the revelation of God. Pakisabi daily. Araw-araw. Ikaw, matanong kita. Ilang beses, gano'ng katagal magbasa ng Biblia? Eh baka nga hindi ka nga nagbabasa na ng Biblia eh. O maaaring ikaw ay nag-jot down ng note. Pero pag uwi mo ng bahay, para kang estudyanteng ihahagis na lang yung mga libro mo. Nung may face-to-face class pa, maraming estudyante, pag uwi ng bahay, inahagis na lang yung bag sa gilid. Hindi na nagre-review yan. Same thing with so many Christians. No, nag-jot down yan, pero pagkatapos yan, ihahagis na lang yan. Hindi naman talaga i-review yan. Gets po natin? Yun ang problema. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Exodus 15:26, no, if you listen carefully to the voice of the Lord your God, not just listen carefully, makinig kang maigi, sagapin mo, intindihin mo, unawain mo. Yun ang ibig sabihin ng listen carefully. Ayan. Alam niyo, maraming mga kabataan ngayon, hindi ka pa nagsasalita, sagot ng sagot. Hindi ka po tapos magsalita, sagot ng sagot, no? At marami rin ngayong mga leaders sa church, no?
yung pinaka-head, pinaka-pinuno ng church, eh, hindi pa nagsasalita, sagot na ng sagot yung mga leader, yung mga assistant, no? Hindi rito yun sa ibang church yun. Misa nga, hindi pa nga nagsasalita, sagot na ng sagot. Wala pa nga, pag-meeting, wala pa nga sinasabi yung head, ang dami na kaagad suggestion ng mga assistant, ng mga leader. Yun ang problema. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, you know, you cannot do what is right in the eyes of God unless you listen first. Makinig ka muna. So paano mo magagawa ang isang bagay kung hindi ka makikinig? How can you obey the commands of the Lord if you will not listen first? O, kagaya kunwari ng nanay mo, o inuutusan ka para bumili sa palengke, eh hindi mo naman pinakinggan. Tapos hindi mo naman nilista. O pagdating mo sa palengke, mali-mali ang binibili mo. Naunawaan po ba natin? Alam po ba ninyo na araw-araw ay humaharap tayo sa isang desisyon? At marami ay nagkakamali sa isa kanyang desisyon sapagkat walang nailista sa kanyang puso. May tao pa ho ba rito? Walang nailista. In the book of Psalm 119, the Bible declares, "Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee." Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ang salita mo, Panginoon, tinago ko sa puso ko upang ako ay hindi magkasala sa iyo. King James Version po yung kinote ko. Kasi pag ako'y nagme-memorize, mas gusto kong i-memorize yung King James Version eh. Kasi maikli yun eh. Oo. Pero basahin natin sa NIV. Ano ang sabi sa NIV sa Psalm 119 verse 11? Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yan. At ang sabi sa verse 9, how can a young man, even the young woman, even the old man and woman, keep his way pure? By living according to your word. How can a person, a young man, a young woman, even the old one, the adult, keep his way pure? By living according to your word. Ayun. Yung bang isinasakabuhay ang salita ng Panginoon? At paano nga naisasakabuhay ang salita ng Diyos? I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ulitin ko po, para maging gabay ito sa inyo. Nung ako ay nag-aaral sa School of Ministry, required sa amin ang magbasa ng Biblia araw-araw. At kami po ay merong quiet time, merong kaming revelation, merong kaming libro o notebook na amin pong nililista ang revelation. Yeah, ganun po yun. Naunawaan po ba natin? When I was studying in Bible school, we are required to have a quiet time daily. Yan. At meron akong mga kilalang mga pastor talaga na ganyan din talaga. Na talagang sila ay nagbabasa ng Biblia araw-araw nung nasa Bible school sila. Pero nung nawala na sila sa Bible school, hindi na nagbabasa ng Biblia araw-araw kasi hindi na nga requirement. Naunawaan po ba natin? Yan. So, kahit naman hindi pa ako nag-aaral sa Bible school noon at kahit tapos na ako sa Bible school, patuloy pa rin ako nagbabasa ng Biblia araw-araw. Amen po ba? At aking inililista yung pong mga rhema ng Lord sa akin. Pakisabi, rhema. Ano ba ibig sabihin ng rhema? Maybe it is a word, no? From the sentence. Maybe it is a praise, no? Or maybe it is a sentence, or maybe it is a verse, or verses, or ganun yun. Or maybe chapter, or chapters na nag-strike sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng rhema. Amen po ba? Yung pag nakinig ka, nagbasa ka, no? The word, the praise, or verse, or verses, that strikes you. That is the rhema word of God. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Ito yung problema ngayon ng maraming Kristiyano.
Ito yung problema ngayon ng maraming leader, mga pastor at pastora na hindi nagbabasa ng Biblia. At marami silang kinu-quote at marami silang nire-repost, nire-reshare. Ito naman talaga ay hindi nila nabasa sa Bible. Ito ay nakopya lang nila kung kani-kanino. At kung magkamit sa inyong kinopya nila, mali pa. Kaya nga last night, no, or two nights ago, pinapayuhan ko ang isang pastora. Sabi ko, ingat ka ng pagre-reshare at pagre-repost. Kasi minsan, yung nare-reshare mo, nare-repost mo, mali naman yung buhay nun, mali naman yung doktrina nun. Amen po ba? So, brethren, no? Ang sabi ng Panginoon sa Exodus 15:26, if you listen carefully, ayan, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right, no? And do what is right, sabi rito, in His eyes, if you pay attention to His commands, yung mga utos ng Lord, and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Amen po ba? Kapag sinunod nyo ang aking mga utos, kapag isinakabuhay nyo ang aking aral, sabi ng Biblia, no? Yung mga salot, mga sakit, mga karamdamang ibinigay ko sa mga Egyptians, eh hindi nyo mararanasan yon. For I am the Lord who heals you. Amen po ba? For I am the Lord who heals you. Sabi ng Panginoon. Alam ninyo, hindi lang natin masasabing miracles yung ginawa ng Lord sa Egypt. Yun po ay mga salot po ito eh. Mga curses. No? We could say that it is not just miracles. It is a curses that God imposed to the Egyptians because they are wicked. Naunawaan po ba natin? Kasi sila ay mga masasama. Naunawaan po ba natin? Yun yun. So, makikita natin sa aklat po ng Exodus 8 verse 1. Exodus 8 verse 1. Exodus 8 verse 1, it says, then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. The word worship is also, it means also serve. Serve. Ang pagsamba ay paglilingkod. Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. Naunawaan po ba natin? Yun. Sinugo ng Panginoon si Moses sa Pharaoh, sa Egyptian, sa Egypt, I mean, upang ang mga Israelite ay i-deliver. Upang sila ay, ano ang reason ng deliverance nila? To worship God, to serve God. Naunawaan po ba natin? So listen very carefully. The reason why God save us is to worship Him and to serve Him. Naunawaan po ba natin? Yan. Ang dahilan kung bakit tayo niligtas, pinalaya, binago, binigyan ng Diyos ng buhay na wala hanggan ay para paglingkuran at sambahin Siya. Tandaan natin yan. Kung tayo ay ligtas, kung tayo ay born again, tayo dapat ay sumasamba, naglilingkod sa Diyos. Amin po ba? Ang palatandaan na ikaw ay ligtas, ikaw ay sumasamba at naglilingkod sa Diyos. Amen. If you are saved by grace, then you have to serve God. You have to worship Him. May tao pa ho ba rito? Ngayon, ayaw pumayag ni Pharaoh. No, ayaw pumayag ni Pharaoh na ang mga Israelita ay umalis sa kanyang piling. Kasi alam ninyo, hindi naman pwedeng mag-worship ang mga Israelite sa Egypt eh. Kasi yung mga Egyptian, galit sa ganong uri ng paniniwala at pagsamba. So kinakailangan talagang umalis, humiwalay. Amin po ba? Pakisabi humiwalay. So pakinggan mo ito, ilista mo ito. Hindi ka makapaglilingkod, hindi ka makapagsasamba sa Diyos ng maayos hangga't hindi ka humihiwalay sa mundo at sa kasalanan.
hanggat hindi ka humihiwalay sa mga mali mong kaibigan at mga barkada. Yeah. Nung ako'y na-born again, hiniwalayan ko na yung mga bisyo't kasalanan ko. Pati yung mga tugtog ko ng mga maiingay na makasanlibutan na yung mga lyrics ay hindi okay, binitawan ko na yun, iniwanan ko na yun. Naunawaan po ba natin? Kagaya ng mga kantang Hotel California, ay yung palang Hotel California palang yun eh, yung palay Church ni Satan pala yun eh, na found ni Anton LaVey sa California, 1969. O isipin mo, di ba? Tao pa ho ba rito? Mga Stairway to Heaven, ang Led Zeppelin. Eh, ibang heaven pala yun eh. Mga ganun yun. So, yun yung mga isunerender ko sa Panginoon, iniwan ko sa Panginoon eh. Pati kaya yung mga map-top ko noon, may mga map-top pa ako noon, hindi ko lang inaabot nyo yun. Map-top, jingle, di ba? Kung ewan ko lang, inaabot nyo yun. Tapos, wala na, sinunog ko na yung mga yun kasi iba na eh. Tapos yung mga tapes ko, mga CD ko noon na mga maiingay, mga ano na, wala na, sinunog ko na yun. Kinakailangan mo na kasing palitan eh. Kasi hindi ka makakasamba sa Diyos ng maayos hanggat mo hindi mo iniiwan, hanggat hindi mo pinapalitan ito. Ayan. Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng kasintahan na unbeliever, naku, hihilain ka niyan. Oo, hihilain ka niyan. Saan ka hihilain? Sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, sa pagkadrag, sa pagkasabu. Saan ka hihilain yan? Hihilain ka palayo sa gawain ng Panginoon. Hihilain ka papunta kay Satanas. Kaya dapat kung nagjojowa ka, nag-aasawa ka, dapat Christian. Oh, huwag kang mag-aasawa, huwag kang magjojowa ng hindi Christian. Hindi porki guwapo, miab, sexy, hindi porki dahil may dimple, o maganda, o matamis ngumiti, o parang sa unang tingin, mabait. Marami namang babae, nagbabait-baitan lang yan eh. Subukan mong mapangasawa yan, tigre na yan, leo na yan. Hindi mo pa kasi napapangasawa yan eh. Tanungin mo si Pastor. Hindi. Pero hindi naman lahat ng babae ay ganun. Marami naman talaga, mababait naman talaga. Kung tulog. Hindi, kahit gising, marami naman talaga. Oh, di ba? Ulitin ko uli. The reason why once the Israelites to be removed from Egypt because they cannot worship properly, no, intimately, no, they cannot worship and give their best to God unless they are in Egypt. So they should be removed in Egypt. Ang totoong pagsamba, hindi mixture yan. Naunawaan natin, hindi mixture. Ito ang problema ngayon ng body of Christ. Mixture ang body of Christ ngayon eh. Mixture. May halo ng mundo, may halo ng doktrina ng relihiyon. That's why we are reviving the church. We are bringing the church into its highest calling, into its destiny in Christ. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Oo. Oo. Ganoon yun. Pag ang tao may tawag na apostol, hindi nila matawag na apostol. Mas gusto pa nilang tawagin, bishop, 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 archbishop, papa. Parang pag apostol, hiyang-hiya sila, hindi nila matawag na apostol eh. O, pero pag ano, oh, bishop, bishop. Totoo, di ba? Totoo, bishop. Bishop, bishop. Marami nga, alam nilang tawag nila, apostol sila, pero ayaw nilang magpatawag na apostol, takot sila eh. Just call me bishop. O, ganoon yun. Naunawaan po ba natin? So, yun yun. So, hindi na ako magtatagal. The reason why God removed, no, the Israelites from Egypt, delivered the Israelites from Egypt in order for God to have people. People that will worship Him, people that will serve Him. Amen. Yan. Mga set apart for God. Yan ang church eh. Church came ang ibig sabihin ng church, mga separated people, called out people, separated from the world. Yun ang ibig sabihin ng church. Church is not a denomination or not a religion, not a building, no. A church are people, no, separated from the world, separated from Satan, no,
delivered from Satan, delivered from darkness. Naunawaan po natin. Ito dapat maintindihan to ng mga born again Christian eh, no? Dapat hindi ka na nakikiayon sa takbo ng mundo, Romans 12:1 and 2. Kasi you are now separated for God. Amen. Separated for Christ. Set apart for Christ. Naunawaan po ba natin? Kaya ayun, God sent Moses to Egypt, no? After his training from the school of the spirit of Jethro, the school of life of Jethro, no? His father-in-law, his spiritual father, no? God sent back Moses to Egypt to deliver the Israelites, no? In order for God to have people that will worship and will serve Him. Ayun. Napakapalad ng mga Israelita, no? Pinili sila ng Panginoon para sambahin at paglingkuran ang Diyos. Kaya kung ikaw ay pinili ng Panginoon para paglingkuran ang Panginoon at sambahin ng Diyos, pasalamatan mo siya. Glory to God. Alam niyo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung ako ay naborn again at naglingkod sa Panginoon. That is the best thing that happened into my life. Naunawaan po ba natin? Naalala ko yung kantang ano eh, yung kanta ng mga papuri. May mga papuri pa noon eh, mga papuri artist pa noon. Yung sabing ganun eh, yung sabi sa kanta, sabi sa lyric na yung buhay dati ay parang nasa alon lang. No, yung sinisiklit-siklit lang ng alon. Ganoon. Naunawaan po ba natin? Ganun yung buhay ko noon eh. Nung ako ay wala pa sa Diyos, there's no destiny. There's no destiny. Parang sinisiklot-siklot ka lang ng alon. Kaya God gave me a mandate to bring people to its highest calling and to its perfect destiny in Christ. Pag wala kang destiny, ang hirap. Alam mo, kahit na ang yaman-yaman mo, ang lakas-lakas mo, ang lusog-lusog mo, kapag wala ka sa destiny mo, if you are not fulfilling your highest calling, you know, your life is empty. Pero kahit na punong-puno ka ng sakripisyo, amin po ba? Punong-puno ka ng sakripisyo, if you are fulfilling your highest calling, your destiny, you know, your life is full of joy. Oo, nung ako'y nag-full-time, sa totoo lang, sabi ko nga, talagang nawalan ako ng pera, nawalan ako ng alahas, nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng negosyo, nawalan ako ng jowa. Masama yun? Opo. May jowa din ako noon. Opo, napakagandang babae, taga Mindanao, tapos mapulang-mapula yung pisngi. you know, but the Lord called me into full-time ministry. So instead of to settle down, to marry, the Lord called me into full-time ministry. So no choice. No choice. Ganun yun eh. Naunawaan po ba natin? Even Hudson Taylor. You know, Hudson Taylor studied medicine in Great Britain. No? And his girlfriend told him, stay here in Great Britain, in London. Stay here. Ito, derechahan talaga tayo rito. Yan, kawayan mo yung katabi mo, baka hindi na nakikinig ito, derechahan ito. Gusto mo ba talagang pumasok ng langit? Pag gusto mong pumasok ng langit, meron ka talagang bibitawan. Meron ka talagang kalilimutan, meron ka talagang iiwasan, meron ka talagang tatanggalin. At kapag talagang gusto mong magamit ni Lord mightily, effectively in this final hour, meron ka talagang iiwanan, meron ka talagang iiwasan, meron ka talagang iisusuko, meron ka talagang tatanggalin. Amen. If you want to go to heaven, you have to pay the price. What I mean is you have to leave, no, your dabarkads, the wicked dabarkads. You have to leave and renounce your sins and iniquities, the false worship. Yeah. If you want to be used by God mightily, effectively in this final hour, you have to pay the price. Magbabayad ka talaga ng presyo. Nang ibig sabihin, you will sacrifice something, someone. The Bible declares in Luke 14 verse 25 and the following verses. Luke 14 verse 25 and the following verses. If you love
anybody, even your own life, more than God, you will never be disciple of God, a good disciple of God. If you love God, anything, anybody, even your own life, more than God, you can never be a disciple of God. Naunawaan natin, kapag minahal mo daw ang sino man ng alinmang bagay o maging ang sarili mo ng higit sa Diyos, hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat na maging disipulo ng Panginoon. Amen? Ang bigat, no? Luke 14:25 and the following verses. So, ito yung dahilan kung bakit ang mga Israelita, this is the reason why God wants the Israelites to get out of Egypt, that God may have a people that will serve Him, that will worship Him. Amen po ba? Yan, pakinggan natin ito. Alam mo ba, listen very carefully, ang una, para makunin mo ito, ang unang tinawag ng Lord na maging people niya, mga Israelite. Pangalawang tinawag ng Lord na maging people niya, ang church. Naunawaan natin, the church, the true church of Christ, the born-again Christian church. Ito yung mga hinirang tinawag niya, pinili niya na sumamba at maglingkod sa kanya. Amen po ba? Naunawaan natin. Para maunawaan natin in the book of 1 Peter chapter 2. Yan, 1 Peter chapter 2. Yan, 1 Peter chapter 2. Ilista po natin ito. Now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. 1 Peter 2, 9 and 10. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Kaya ewan ko lang kung inabot nyo yung kantang yon. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. May kantang ganun. Di ko lang alam kung inabot nyo pa yung kantang yun at kinakanta pa ngayon, pa yung wangin yun. A peculiar people, and to show for the praises of Him who had called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. So, idinidiin dito, nakikinig pa ho ba tayo? Ito ang problema ng mga Israelite. Hindi nila ginampanan ang tawag nila, ang calling nila. Yung pagkakahirang, yung pagkakapili ng Diyos sa kanila, sinayang nila. They crucified Christ. They rejected Christ as the Messiah. Yeah. You know, if you will go to Israel, so many graven images, false religion, many Muslim there, and they are still believing the Judaism religion instead of embracing Christianity, embracing Jesus. Naunawaan po ba natin? Sayang. At ganito ang maraming na born again. Sinayang yung pagkakatawag. Sinayang yung pagkakapili ng Diyos sa kanila. Naunawaan po ba natin? Sinayang nila. Kaya, tingnan natin maigi, no? Nung ayaw ng Pero na palayain ng mga Israelita para sumamba sa Diyos, nagalit ang Pero. Ang God. 11 curses. 11 miracles curses na pinatama sa mga Egyptian. Nakikinig pa ho ba tayo? So, hindi ko na iisa-isahin yan. I will not mention one by one. I will not enumerate one by one. Read the book of Exodus and find out what curses have hit the Egyptian because they don't want to allow the Israelites to worship God. Naunawaan po ba natin? Pero isa na lang yung babanggitin ko. Yung huling-huling tumama sa kanila.
In the book of Exodus 12:31, during the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Up, leave my people, you and the Israelites, go worship the Lord as you have requested." During the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Up, leave my people, you and the Israelites, go worship the Lord as you have requested." Bakit ang Pharaoh na ngayon ang nagpapaalis sa kanila? Bakit ang Pharaoh na ngayon ang nagsasabi kay Moses at kay Aaron, "Sige na, dalhin nyo na yung mga tao ninyo, lumabas na kayo rito at sumamba na kayo sa Panginoon"? What was the reason? Because God killed the firstborn son of Pharaoh and all the firstborn son of the Egyptians. Yun ang masakit eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Hinintay pa ng Pharaoh na mamatay muna ang kanyang anak bago sumunod sa Diyos. Ganyan ang marami. Hinihintay pa muna ang magkasakit. Hinihintay pa muna ang mawalan ng pera. Hinihintay pa muna ang mabigo bago paglingkuran ang Diyos. Merong mga tanong, lingkod ng Diyos, kailan ako magbabagong buhay? Kailan ko bibitawan ng bisyo ko at kasalanan ang mali kong pagsamba? Kailan ko tatanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng buhay ko? Gusto kong sabihin sa iyo, ngayon na. Kung merong magtatanong, kailan ako maglilingkod sa Panginoon, ang sasabihin ko sa iyo, ngayon na. Kailan ko ibibigay ang the best ko sa Panginoon, ang sasabihin ko sa iyo, ngayon na. Because you do not know what will tomorrow bring. What lies in that in the morrow. Morrow means an old English tomorrow. You do not know if you are still alive tomorrow. You have to give your best now. You have to accept Jesus Christ now as your Lord God and Savior. Kaya pag merong nagsasabi sa akin, namatay si ganito, ang tanong ko kaagad, tumanggap ba kay Kristo? Napatanggap mo ba siya kay Kristo? Brethren, Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, and other parts of the Philippine Islands and other parts of the whole world, especially the Metro Manila bubbles. Right now, we don't have actual service. We are just in a live streaming because the IATF is not allowing the church to function properly. That's why many are calling IATF to resign. Yeah. To abolish the IATF. I heard that in the news. Naunawaan po ba natin? But despite of all these things, we are continually praising and worshiping the Lord. We are continually serving the Lord. Amen? We are continually conducting a live streaming in order for you out there to know God more, to serve God more, and to give our best praise and worship to the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Glory to God. Kaya ayun. Anong nangyari? Hinintay pa ngayon ni Pharaoh na mamatay yung kanyang panganay na anak na lalaki, pati panganay na anak ng kanyang mga kababayan. Kaya ang sabi niya, bilisan ninyo, umalis na kayo. Sumamba na kayo sa Diyos. And listen very carefully, Jonah obeyed God because the Lord shook the ship. Niliglig ng Diyos yung barkong sinasakyan ni Jonah eh. Kaya napilitan siyang sumunod. Don't be like Jonah. Huwag mong hayaang ligligin ka muna ng Diyos bago ka susunod sa Panginoon. Bago mo bibitawan yung pinapabitawan sa iyo ng Diyos, bago mo ibibigay yung pinapabigay sa iyo ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? Glory to God. So, brethren,
Kaya makikita mo sa Exodus 12:31 na, hinintay pa muna ng Pero. At walang magawa ang Pero, kundi paalisin ang mga Israelita. Amen. Yan. Alam nyo ba na ang mga Israelita ay tinatawag na church in the wilderness? Yan. Para maunawaan natin to ng lubos, sila ang church in the wilderness. Sabi nga. Ngayon, tayong mga Gentiles, hindi tayong mga Israelita, ginawa tayong spiritual Israelites ng Panginoon. Amen. We are now the church. So, tinawag tayo ng Diyos para mahalin, sambahin, at paglingkuran siya. Amen po ba? Glory to God. Merong mga tanong. May mga tanong. Eh, bakit maraming Kristiyano, maraming pastor, nangangamatay ngayong pandemya? Nako-COVID sila. Bakit? No? Bakit marami? O hindi man na-COVID, na aksidente, etc., etc. Bakit? So, listen very carefully. Ito pong si Moses. Si Moses po ay hindi nakatapos. Yan. Moses did not enter the promised land. He just see the promised land from afar. Why? Because he lose his temper. Yun. The sin of unbecoming. The man of God, the sin of unbecoming man of God. He lose his temper. Nakikinig pa ho ba tayo? Oh. Kasi ang kulit din kasi ni Moses eh. Inihiwalay na nga yung matitigas ang ulo, ayaw pa rin niya. Minsan, ito rin ang problema ng mga pastor. Listen very carefully, mga pastor at pastora, mga leader. Pag may mga attendant mga leader, o kapwa mo pastor na matitigas ang ulo at nilalayo ka sa kanila, lumayo ka na. Huwag mo nang ipagpilitan. Kasi baka madamay ka. Kaya sa katigasan ng ulo ng mga Israelita na damay si Moses, imbis na sabihan lang niya ang bato na lumabas ang tubig, pinalo niya ang bato. He loses temper. Kaya anong nangyari? Hindi siya nakatapos. Yun ang problema siguro ng marami ngayon. Bakit maagang umuwi kay Lord, hindi nakakatapos? Kasi hindi na nagiging masunurin sa Diyos. Amen po ba? Hindi na nagiging masunurin sa Diyos. Deuteronomy 32:49-52. Go up into the Abarim Range to Mount Nebo. Itong Mount Nebo na to, in Moab, naakyat ko po ito. I was privileged to climb the Mount Nebo. Kaya lang, dahil gabi na kami nakarating doon, around 5 o'clock or 6 o'clock ng gabi, hindi ako nagtuloy. Umakyat uli ako ng bus kasi sobrang lamig ng Mount Nebo na ito. Go up into the Abarim Range to Mount Nebo in Moab, across from Jericho, and view Canaan, the land I am giving the Israelites as their own possession. Pakisabi, own possession. Gusto kong sabihin sa inyo, pansamantala kung wala kang pag-aari ngayon, pansamantala kung wala kang jowa at wala kang asawa ngayon at nakatakda ka dyan, bibigyan ka ng Panginoon. Kung nakatakda ka dyan, kung hindi, mananatili kang single forever. At talagang you can be like the Rechabites and Abraham. The Rechabites and Abraham dwell in only in tents all the days of their lives. Yeah. All the days of their lives, the Rechabites and Abraham stayed only in tents all the days of their lives. But despite that Abraham only stayed in the tents all the days of his life, but Abraham was very, very wealthy. Napakayaman niya. Nakikinig pa ho ba tayo rito? Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya minsan nagugulat yung mga kapitbahay natin, iba't ibang klase ng sasakyan ang ipinaparada rito. Ang tanong nila, inyo ba yan? Hindi na mahalaga kung amin yan o nasa pangalan namin yan. Ang mahalaga, sinasakyan, ginagamit namin yan. Ano sumasagot? Oh, inyon. Kaya huwag kang naiinggit. Wala akong sariling bahay, wala akong sariling sasakyan, wala akong sariling ganito.
Huwag ka na iinggit. May tao pa ho ba rito? Hindi man lang, hindi ako nakakabili ng masasarap kasi wala akong pera. Hindi ka nga nakakabili ng masarap pero kumakain ka ng sarap, man masasarap kasi marami naglilibre sa'yo. Hindi ka pa pamasaya noon? May sakuli ka pa? Nakikinig pa ho ba tayo? Para maintindihan natin ito. Opo. Ako, ang dami kong pinuntahan na bansa, hindi naman ako nagbayad nun eh. Ang dami kong magagandang hotel na pinuntahan, hindi naman ako nagbayad nun eh. Ang dami kong masasarap na pagkain, hindi naman ako nagbayad nun eh. Nagkakaroon ng mga magagandang gamit ang church, hindi naman ako ang bumili. Ito ako pa ho ba rito? That's not correct. Oh. Nagugulat na lang ako. Biglang may magbibigay ng pera, bili po tayo ng electronic drum set, bili po tayo ng drum set, bili po tayo ng ganito, bili po tayo ng ganito. Nagugulat na lang ako. Oh, nag-o-offer sila. Nakikinig pa ho ba tayo? So, nakakatuwa ang Panginoon. Nagugulat na lang ako, pati ngayon pag-aaral ng anak ko eh. This is true. May magbibigay ng pera, may magbabayad ng tuition fee nila, nagugulat na lang ako eh. Naunawaan po ba natin? Go up into the Abarim Range to Mount Nebo in Moab. Across the land I am giving the Israelites as their own possession. There on the mountain that you have climbed, you will die and be gathered to your people, just as your brother Aaron died on Mount Hur and was gathered to his people. This is because both of you broke faith with me in the presence of the Israelites at the waters of Meribah, Kadesh in the desert of Zin, and because you did not uphold my holiness among the Israelites. Therefore, you will see the land only from a distance. You will not enter the land I am giving to the people of Israel. Ayun. Moses did not enter the promised land. He just sowed the Canaan, the promised land. Canaan became Israel just from afar, from a distance, no? Because they did not uphold, including Aaron, the holiness of God among the Israelites. Naunawaan po ba natin? Pangalawa, si Elijah. Si Elijah. Si Elijah inalis na rin ng Panginoon. Why? Because of discouragement. Akala ni Elijah, iniwan na siya ng Diyos. Akala ni Elijah, wala na siyang kakampi. Alam niyo yung mga nagsisuicide? Akala nila pinabayaan na sila ng Diyos. Yung mga nagsisuicide, akala nila wala nang nagmamahal sa kanila. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya gamitin natin ang ating mga social media. Actually, yung pinahintulutan ko si Diyos, nagawan ako ng FB, para lang actually sa mga kamag-anak ko yan eh. Dahil gusto ko lang maabot yung mga kamag-anak ko. Eh ngayon, ang dami na, kahit di ko kaano-ano, friend ko eh. Minsan nga, ang dami kong friend ngayon eh. Pagkatapos mag-friend request, nanghihingi ng pera eh. And this is true. Nangungulit pa. This is true. Eh alam na kasi nila, marami akong pera eh. Glory to God. So Elijah was discouraged. Because Elijah thought that the Lord leave him. Elijah thought that no one cares for him or no one was with him. And yun ang akala niya. No? Kaya sa 1 Kings 19 verse 6, 1 Kings 19 verse 6, 1 Kings 19:16. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel-Meholah, to succeed you as a prophet. Ayun. Sabi niya, Panginoon, wala na akong kakampi. Hindi, totoo yan. Nagtago pa ako ng 700 na kakampi mo at nag-i-intercede para sa'yo. Kaya marami nagbabackslide. Marami hindi na naglilingkod o umaalis sa church. Akala niya kasi, hindi naman kasi ako na sinagot eh. Alis na ako. Mali. Maghintay ka lang, may sasagot din sa'yo. Binray kasi ako eh. Kaya alis na lang ako. Huwag ganun. Maghintay ka lang. Kung talagang para sa'yo yan, babalik yan.
At kung hindi para sa iyo yan, bibigyan ka ng Diyos at the best. Amen po ba? Yan ang problema ng marami. Aalis ako sa church, bakit? Wala namang kumamay sa akin eh. Wala namang ngumiti sa akin eh. May tao pa ho ba rito? All my sacrifices, all my sweat, and tears, no, became useless. Nobody, walang nakakita. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh, naalala ko nga po isang pastor na ito, patay na to, na imbitahan sa Quezon City. Pagdating niya sa Quezon City, inabutan siya ng sobre na walang laman. This is true. At ang sabi na nag-invite sa kanya, punta ka ng Makati. Galit na galit siya. Eh, wala naman laman itong sobre binigay sa akin. Eh, yung ang problema niya kasi, naglilingkod dahil sa sobre. Hindi naglilingkod dahil sa Diyos. Nagpunta siya ng Makati, pero masama ang loob niya. At matapos siya mag-preach doon, binigyan siya uli ng sobre ang kapal na ng laman. Tinesting lang pala siya na nag-invite sa kanya. Minsan, ganyan ang Diyos. Makinig po kayo maigi sa aking karanasan. Sinubo ko na ang lahat ng pananalangin at pag-aayuno, pero nawalan ako ng pera. Nawalan ako ng makain, nawalan ako ng maisuot. Ano ang dahilan? Tinitesting ng Panginoon kung mananatili pa rin ako sa Kanya. Sa kabila ng walang makain at walang maisuot, wala lahat, tinesting ako ng Panginoon. At salamat sa Panginoon na nakapanatili ako, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? At sasabihin ko sa iyong mananatili ka at babalik ka. Amen kung nawala ka. Amen? Sapagat hindi tayo nabubuhay dahil dyan, nabubuhay tayo dahil sa Panginoon. For me to live is Christ and to die is gain. Amen! Glory to God! So mga hindi nakatapos, pero iba itong si Paul. Si Paul nakatapos eh. 2 Timothy 4:6-8, "For I am already being poured out like a drink offering, in the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing." Ano ang sabi niya? Para na akong isang inumin na ibinubuhos. Malapit na ang aking pag-alis. Nakipagbaka ako ng pakikipagbaka, ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbuhin. Pakisabi, natapos. Yun, nakatapos siya. At pinugutan siya ng ulo ni Nero. Yun ang katapusan ng kanyang buhay. Bakit? Bakit si Pablo ay pinahintulutan na ng Diyos na mapugutan ng ulo ni Nero kasi tapos na ang tawag niya. Yun na ang tawag niya. Nung mag-asawang Martin and Grace Branham ba yun? Or ano ba apelyido nun? Burnham, Branham? Yung kinidnap ng Abu Sayyaf. Missionary yun eh. Si Grace at saka si Martin. I forgot their family name. Branham or Branham yata. They were celebrating their wedding anniversary in Dos Palmas, Palawan. When the Abu Sayyaf kidnapped them. They were missionaries. Coming from America, they choose to stay here in the Philippines and became missionary here in the Philippines. When the Abu Sayyaf kidnapped them, I prayed for them hard. Pinanalangin ko sila ng matindi. At habang sila'y pinapanalangin ko ng matindi, listen very carefully, dinig na dinig ko ang tinig ng Lord. Hindi makakalaya si Martin Burnham. Hindi. And the Lord told me, "I will show to the world that there is somebody who is willing to leave everything for the sake, for my sake, and even willing to die for my sake."
Kaya pero sa kabila ng narinig ko yon, nag-pray pa rin ako na matindi. Pero talagang napugutan ng ulo si Martin. At si Grace ay pinaalis. Nakauwi ng Amerika. At ang sabi ka, Grace, huwag ka nang babalik ng Pilipinas. Pero si Grace ay paiska pong bumalik pa rin ng Pilipinas. Because she loves the Philippines and she wants to obey the Lord. Naunawaan natin, mabigat itong ipinapangaral ko sa inyo. Hindi ito yung marinig nyo sa mga ordinaryong preaching. This is an apostolic preaching. Naunawaan po ba natin? Ganito si Pablo. Hindi na siya niligtas ng Diyos. Tapos na siya. Pinahintulutan na ng Diyos na mamatay siyang martir. Yan ang sinabi ko sa Lord eh. Lord, don't allow me to die in sicknesses, in diseases. Allow me to die martyr. I would rather die martyr, not in sicknesses and diseases. But if you will allow me, I want to be alive till your second coming. Di ba? I don't want to die in sickness. I want to die martyr. Kasi pag sa karamdaman ako na matay, walang glory. Walang glory. Kaya ano pong ibig ng tukuyin? Yun ang tanong ng marami ngayon. Bakit maraming Kristiyano, bakit maraming pastor at pastora, parang hindi sila na-save ng Panginoon, namatay sila sa COVID? Hindi ko alam ang sagot dyan. Maaring nabuhay sila sa kasalanan na wala ang proteksyon. O maaring hindi na nila ginagawa ang kalooban ng Lord na wala ang proteksyon. O baka discouraged na sila. O baka hindi ko rin alam. Baka talagang panahon na ng katapusan nila. At tapos na sila, tayo naman ang gagawa. Pero ako dinig-dinig ko ang sinabi sa akin ng Panginoon. Maurice Arullo will not lose his integrity. Will not lose his anointing, God said to me. Rinig na rinig ko yun. But he is losing his strength. And the Lord said to me, get ready. Get ready. Naunawaan po ba natin? Like what Elijah did to Elisha. Hinagisan ni Elijah ng mantel si Elisha. Symbolizing the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Get ready. Papalit ka na sa akin. Kaya anong ginawa ni Elisha? Ay nako, nagpa-dispedida. Yung kanyang mga hayop na sinasaka, niluto niya, ginawa niyang kaldereta. Yung mga kiyok niya, pinanggatong niya. You cannot send the revival and you cannot bring revival to many unless you were first revived. Naunawaan po ba natin? At ang sabi rin, balikan natin yung Exodus 15:26. Eh, lingkod ng Diyos, ano bang connect ng mga pinagsasabi mo sa Exodus 15:26? Eh, ang liwanag ng sinabi na Exodus 15:26 eh. Ang liwaliwanag ng sinabi rito eh. I am the God who heals you. Ibig sabihin, I am the God who protects you. I am the God who will fight for you. Who will cover you. But if God allows you to die, maybe the hands of protection was removed. Maybe you are living in sin. Maybe you are no longer doing the will of God. Maybe you are discouraged like Elijah. Or maybe like Moses. Hindi ka na naging karapat-dapat. Or maaari ka gaya rin ni Paul, nakatapos ka na. Amen po ba? Kasi ang sabi na Exodus 15:26, ang liwanag eh. For I am the Lord who heals you. I am the Lord who heals you. E ba, paano kung hindi ka na gumagaling? Wala na yung proteksyon. Wala na yung pera. Amen po ba? Wala ka ng pera. Wala ka ng proteksyon. Mamamatay ka na. Ibig sabihin, there's no more provision.
No provision anymore. Nakikinig pa ho ba tayo? Wala nang provision. Ano ibig sabihin na kung wala nang provision? Naunawaan natin. Paano kung wala nang provision? Baka tapos ka na. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Pero kapag hindi ka patapos, there is healing, there is miracle, there is success, amen? There is promotion, there is blessing, and there is provision. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya, bago tayong magwakas, no, tanungin mo yung sarili mo, o anong plano mo ngayon? Magtapos ka na? O hindi pa? O nagsisimula pa lang tayo? Sabi nga na isang pastor ang kachat ko, nakakalungkot, daming namamatay. Sabi ko, pastora, tayo hindi pa, nagsisimula pa lang tayo. Sabi niya, opo, naunawaan po pa ba natin yon? Nintindihan po ba natin? So, I am the Lord who heals you. So, kung hindi mo patahim para mawala sa mundong ibabaw na ito, the Lord will heal you. Amen? If you want, the Lord will heal you to save you, to protect you, to guide you, to supply all your needs. One thing that you have to do, one thing that you must do. Nakikinig pa ho ba tayo? Listen carefully to the voice of our God, of the Lord our God, and do what is right in His eyes, and pay attention to His commands. Ialay mo ang lahat-lahat sa Panginoon at lahat ng gagawin mo. At sabihin mo sa Panginoon na maluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. And I believe with all of your heart. I believe with all of my heart. If you will say that, you are willing to glorify God in your life. And continually willing to glorify God in your life. I believe God will heal you, will extend your life, will bless you in every areas of your life. God will give you all the desires of your heart. You will see the goodness of God in the land of the living. Because it is God who heals us. Nang ibig sabihin, who will hinder the attack of the enemy. Alam mo, sa panahong ito ng pandemya, nakakatakot talaga eh. Wala talagang protection, kundi ang protection ni Jesus. Yung mga nagpabaksin, namatay pa rin eh. At ang nagsasabi, at nagsasabi nga, yung mga magagaling sa health, eh hindi nangangahulugang nagpabaksin ka, hindi ka na mako-COVID. Maaring malilesen na lang ang iyong suffering, but you are still can be affected by COVID. So wala nang ibang talagang protection kundi ang Diyos lang. Kaya ibigay natin ang totohanan ng ating buhay sa Panginoon sa oras na ito. Kaya nga nung naborn again ako at nakita ko ang sarili kong naglilingkod ako sa Diyos, tuwang-tawa ako. Una yung naborn again lang ako, ang saya-saya ko eh. Sabi ko, ang dami-dami ng tao sa buong mundo, napili ako ng Diyos. Tapos ang dami-dami ng tao sa buong mundo, ito ako naglilingkod sa kanyang harapan. Ito yung sinasabi ko kanina, na ang mga Israelita ay napakapalad, hinirang pinili sila ng Lord, pero nasayang nila. At ngayon tayo ay church na hinirang pinili ng Panginoon para itanghal, ibandila, itakila ang karangalan ng ating Panginoon. Hindi ako nagpa-prophesy, but I believe with all of my heart, God will use us more mightily, effectively in this final hour. So prepare yourself. Ihanda mo ang sarili mo for the great move of God in our life. Urarabakanda rarabashiri ribianda. Circumstance to find a chance to think. Hindi mo problema ang buhay na wala hanggan binibigay ng Diyos yan. Hindi mo problema ang gagalingan, himala, pagpapala, kasaganaan, tagumpay, pang tuition fee. Hindi mo problema yan, binibigay ng Diyos yan. Wala kang problema. Ang Diyos ang solusyon sa lahat ng iyan.
ang magagawa natin. Yung Exodus 15:26. Listen carefully to the voice of our Lord God and do what is right in His eyes. Pay attention to His commands and keep all His commands. Yan ang hinihingi ng Panginoon. At ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. At habang inaawit natin ito, tayong lahat ha, isuko natin ang ating buhay sa Kanya at lalo pang isuko ang buhay sa Kanya, lalo pang gawin ang buhay sa Kanya, lalo pang uraraba, handararaba, shiridibiyanda. Lalo pang isuporta, itulong ang lahat kung anumang meron tayo. Ipagamit ang lahat kung anumang meron tayo. And the Lord has a promise. He will supply all of our needs. Tayong lahat ay tumayo sa ating mga paa, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. God chose Israel to be His chosen people, to worship and serve Him. And God chose a church to worship and to serve Him. Maybe we are not Israelites. God make us a church to worship and to serve Him. At kapag ginagawa natin ito, if we are worshiping and serving Him, the Lord is giving us healing and miracles, giving us success, blessing, promotion, and He will give all the desires of our hearts. Totoo ang promised land. Nakita ito ni Moses, ang malungkot lang. Hindi niya ito natikman, hindi niya ito naranasan. Huwag mong pahintulutan ito na mangyari sa buhay mo. Na marinig mo ang prophecy, na malaman mong may langit at hindi ka pupunta ng langit. Huwag mong pahintulutan na hindi mo maranasan na merong healing, merong miracle, merong success, blessing at promotion na hindi mo ito maranasan. Huwag mong pahintulutan na hindi mo maranasan na ang Lord ibinubuhos niya ang malakas niyang kapangyarihan sa panahong ito at gagamitin tayo ni Lord more mightily, effectively in this final hour. Huwag mong pahintulutan, hindi mo ito maranasan. So habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, shall we sing that song from our heart? As we are singing this song from our heart, receive your deliverance, receive your healing, receive your miracle. And let me prophesy, more blessings will come upon you, more clients will come upon you, more promotions and success and victory will come upon you. Uraraba-shanda. God will supply continually. God will give continually everything you need in this present world to glorify God. Believe me, thus saith the Lord. Sa oras na ito, damang-dama ko nagpapagalingan Diyos. Sa oras na ito, damang-dama ko gumagawa ang Diyos ng himala. Kunin mo ngayon ang kagalingan. Kunin mo ngayon ang himala. Sige po. Igalaw mo ang mga kamay mo, ang mga paa mo, iunat mo, ikilos mo, huminga ka, tumalon ka. Itulak mo ang bukol. Wala na yan. Ano mang mahapdi, wala na yan. Believe me. Lahat ng mga nakikinig at nanonood, I rebuke the coronavirus. I rebuke all kinds of sicknesses and diseases. I rebuke cancer, ulcer. I rebuke lahat ng sakit at karamdaman mula ulong hanggang talampakan. Especially cancer, gallbladder, coronavirus, lahat ng sakit at karamdaman, pinapalayas ko sa pangalan ni Kristo Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. All kinds of virus, all kinds of variant of coronavirus, I rebuke it in Jesus' name, the Son of the Living God. Kaya lahat ng mga nakikinig at nanonood, sakit sa balat, sakit sa atay, kidney problem, skin problem, all kinds of sicknesses and diseases, believe me, ang Diyos talaga ay nagpapagaling at gumagawa talaga ng himala ngayon. Totoong-totoo, hindi ako nagbibiro. Tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang himala. Mula ulog ang talampakan, tanggapin mo sa oras na ito.
Yes. Receive your healing now. Receive your miracle now. From the crown of your head to the sole of your feet, from the skin and to the inner part of your body, the Lord is giving you healing and miracle. Believe me. And the Lord is also giving you success, blessing, and prosperity and scholarship. And the Lord is supplying all your needs. Sura rabakanda rabachanda. Alam mo, sa oras na ito, hindi ko na talaga maisa-isa eh. Pero sobrang damandam ako ang malakas na kapangyarihan ng Diyos na tinutugunan lahat ng ating mga pangangailangan sa oras na ito. Pati ang mga hustisyang ating kinakailangan binibigay ng Panginoon. Oh, Father God, Lord, we rebuke killing in this nation. Yes, Lord. Yung mga patayang nagaganap sa bansang ito, we rebuke it, Lord, in Jesus' name. Pati, Panginoon, ang panghihimasok ng China sa aming territory, we rebuke that in Jesus' name. The bullying spirit of China, Lord, panghihimasok ng China sa aming teritoryo, we rebuke that in Jesus' name. Huwag niyo pong pahintulutan yan, Panginoon. Pura rabakanda. At itong mga lockdown na ito, para hindi tumakbo ang ekonomiya at hindi makapagtrabaho ng maayos ang mga tao, at lalo na ang church ay hindi makapag-fulfill, makapag-discharge ng kanyang duty, we rebuke it, Lord, in Jesus' name, the Son of the Living God. Pura rabashiri di biyanda, pura rabakanda. At dinadalangin namin, Panginoon, lahat ng mga government official na hindi karapat-dapat, baguhin nyo sila. At kung ayaw magbago, Panginoon, tanggalin nyo sila at lagyan nyo ng mga gobyernong karapat-dapat, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon Diyos. Lord, ang aming pagmamahal sa aming bansa, ang aming panalangin sa aming bansa, gawin mo rin para sa buong mundo, Panginoon. Pura rabakanda, rarabashiri ribiyanda. Pura rabakiri ribiyanda, lalabashanda, rarabahanda. Pura rabashanda, rarabahanda. At pakinggan mo itong sasabihin ko sa iyo. Itataas ka ng Diyos. Maniwala ka sa akin. Ibe-bless ka ng Lord, ipopromote ka ng Diyos, at gagamitin ka ni Lord more mightily, effectively in this final hour. Pakinggan mo ito. Mararanasan mo, mangyayari sa iyo ang mga bagay-bagay na hindi pa mo pa nararanasan at hindi pa nangyayari sa tanang buhay mo. Something great is going to happen to you. Do you believe me? Say it, God. So get ready. Get ready for the blessings and promotions of God. There is only one requirement. Listen carefully to the voice of our God. Do what is right in His eyes. Pay attention to His commands and keep all His decrees. Hallelujah. The Lord will bless us mightily, effectively in this final hour. Sa huling pagkakataon, habang umaawit po rito kasama ang praise and worship team, kayo pong lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan, taas niyo po ang inyong dalawang kamay patungo ng langit. While we are worshiping here, you out there, lift up your hands to the Lord, and the Holy Spirit will come upon you, will baptize you, will strengthen you. Hallelujah. Come on. Habang tayong lahat ay nakayakot, nakapikit, take the glory of the Lord now. Take the anointing of the Holy Spirit now. So Father, just let it flow. Let it flow. I release them, Lord, to their highest calling and perfect destiny in Christ. Pura rabakanda. Pura rabakanda. For you are the God who heals us, who supports us, who supplies all our needs, who protects us, who guides us. Ura rabakanda, rarabakanda, rarabakande.
sing it. Hallelujah. I was made to love you. Yung mga nahihirapan sa paghinga, pinagagaling na kayo ng Panginoon. Yung mga may panghihina at pamumutla, pinagagaling na kayo ng Panginoon. Merong pamumula sa iyong katawan, merong pamamaga, pinapagaling kayo ng Panginoon. Hallelujah. Maraming sasakyan ang darating. Na-prophesy ko na ito dati. Pero tuloy-tuloy ito. Yung dati ko nang pinrapisay, mangyayari at magaganap at mga tutupad lahat. More blessings are coming. More promotions are coming. More healings and miracles are coming, says God. Urarabakanda. So Father, let it flow continually. Let it flow. Let it flow. Huwag mo nang tingnan kaliwat ka ng likod at harapan. Huwag mo nang tingnan ng katabi mo. Magaling ka na sa iyong hika. Magaling ka na sa coronavirus. Magaling ka na sa cancer. Ano mang sakit at karamdaman ay magaling ka na. Pinatawad ka na ng Panginoon. Binago ka na. Pinagaling at ginawang ka na ng himala. Hindi ka aalisin ng Panginoon. Hindi ka tatanggalin ng Panginoon. Hindi niya papahintulutang ikaw ay mamatay at mawala. Magpapatuloy ka ang sabi ng Panginoon. Ibigay mo ng totohanan ng buhay mo ngayon sa Panginoon at gagamitin ka niya more mightily, effectively in this final hour. Huling pagkakataon, softly, gently, please. I was made to praise, yes, Lord, to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance to find. Sa huling pagkakataon, kapatid, give our best to the Lord sa huling pagkakataon. Give our best to the Lord. Best years and best life to the Lord. Give our best of everything to the Lord. Just instruments alone. Manatili tayong nakayokot, nakapikit. Oh, rabakanda labashi di bianda. Father, feel as your presence, Lord. Continually, O God, feel as your presence, God, continually.
and fill the Philippine Island with your presence, Lord. Ang mga frontliners, Lord, punuin mo ng iyong presensya. Ang mga ospital, ang mga quarantine area, punuin mo ng iyong presensya. Tanggalin mo ang lahat ng gawa ng kadiliman, lalo na yung mga viruses na ito. Pagalingin niyo ang lahat ng dapat pagalingin, mga frontliners, mga kapulisan, mga kasundaluhan, mga nurse, mga doktor, Panginoon. Fill the Philippine Island with your presence, God, in Jesus' name. Urababakanda rabasyan, we ask your presence, Lord. Walang makakagawa nito, Panginoon. Kahit naturukan ng vaccine, hindi pa rin sure na makakatakas sa COVID. Even Lord, the frontliners, even the medical workers are not vulnerable, Panginoon, sa frontliners. Are not exempted, Lord, from coronavirus, these frontliners. Eh, doktor na nga sila, nurse na nga sila eh. Alam na nga nila ang gagawin nila, pero hindi pa rin sila exempted. Anong ibig sabihin, Panginoon? We need your presence, God. So, Father, we lose your presence, Luzon, Visayas, and Mindanao. We lose your presence, Panginoon, sa mga kapulisan. We lose your presence, Panginoon, sa mga kasundaluhan. We lose your presence, Panginoon, sa mga nurse, sa mga doktor, Panginoon. Sa mga hospital, Panginoong Diyos. Kung saan may sakit, may karamdaman, natatakot, kinakabahan, nag-aalala. Kung saan may problema, we lose your presence, God, in Jesus' name. Urababakanda, we rebuke this coronavirus and we let lose your presence, Lord, over the Philippine Island, over Luzon, Visayas, and Mindanao. To the whole Philippines, God, we rebuke this coronavirus and we let lose your presence, God. We rebuke coronavirus, Panginoon, Australia, America, Africa, Asia, sa buong mundo, Panginoon, we rebuke this coronavirus in Jesus' name, the Son of the Living God. Rabakanda and urabara baribira bara mamamate ribibianda na rab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 
Feel every home with your presence. Feel every alley, every road, every street, every barangay, every avenue, every boulevard with your presence. Every subdivision, every village with your presence, God. Every town, every city, every province with your presence, God. Every nation, every state, every country, every continent, Father God, with your presence, God, will it lose thy presence? Come on, pray. Kalimutan ng oras. Kalimutan ng kanina, kalimutan ng darating, kalimutan ng lahat. Pray. Kami at aming pamilya, kami at aming tahanan, puno ng presensya ng Diyos. Ang aming iglesia at mga tunay na iglesia, puno ng presensya ng Diyos. Ang bayang Pilipinas at ang buong mundo, ang mga kapulisan, kasundaluhan, ang mga nurse at ang mga doktor, puno ng presensya ng Diyos. Ang mga ospital, ang Malacanang, lahat ng gobyerno, sa ngayon ng gobyerno sa Pilipinas, puno ng presensya ng Diyos. Father, we rebuke the devil. We rebuke sicknesses and diseases. We rebuke unholiness and unrighteousness. We rebuke immorality. We rebuke death. We rebuke virus. We rebuke them all in Jesus' name. All the wiles and words of the enemy,
will be rebuked that governance works when it knows the presence of God. Only the presence of God. Only the presence of God. At kaming lahat ng narito, lahat ng nakikinig at nanonood, punuin mo kami ng presensya mo. Punuin mo kami ng presensya mo. Kura baba kanda raba siya na. May we overflow with your presence. And let Jesus be seen in us, Lord. And may we be protected by your Holy Spirit, by your presence. And may we do thine will continually in this final hour. Hayaan mo, Panginoon, ang magbukas ang mga tindahan ng mga negosyo. Bumunga, Lord, let the economy boom in Jesus' name. O Lord, find a divine way to bless the Philippines and the nations of the world. Fulfill our highest calling. Fulfill our destiny in Christ. Panginoon, sa maikli po naming pagbibigay ng buhay sa araw na ito, sa maikling panahon, oras ng aming pagsamba at pagpupuri at paglilingkod sa iyo, sa maikling oras, Panginoon, ng aming pananalangin na galing sa kebutura ng aming puso, alam po naming dininig niyo kami. Konting oras, maikling sandali, pero galing sa pinakapuso namin, alam po namin, Ama, malaki ang naging epekto nito at naging hipo nito sa iyong puso. You are bringing the Philippines to its highest calling and fulfilling its destiny in Christ. You are making this nation and the nations of the world your kingdom and fulfilling the highest calling and perfect destiny in Christ. At kaming mga nanganditong nakikinig at nanonood, kasama po ang aming mga pamilya, kasama po ang aming mga chapters at outreaches at ang aming mga kapatiran sa katawan ni Kristo Jesus, we will fulfill continually our highest calling and perfect destiny in Christ. Salamat po, Ama, sa isang pribilehiyo na kami tinawag mo para umawit, tumugtog, sumayaw sa iyong harapan, mangaral, manalangin, magayuno, maglingkod sa iyo at sumamba sa iyo. Salamat po. Salamat po sa pagkakahirang at pagkakapili niyo po sa amin. Koberan niyo po kami ng inyong dugo at magpatuloy kami hanggang sa rapture of the church. Ibibigay po namin ang mga aming first fruits. Ang aming tithes, ang aming offerings, ang aming pledges, ang aming promises, ang aming love gifts, hindi po namin to i-withhold, Panginoon. All the money that is due for you, we will not withhold it. And we will give it cheerfully. We will give it generously. We will not hold back what is due for you, O God. Bibigay namin, Panginoon, ang para sa iyo. Use it, Lord, for your glory and multiply it, Lord, for your glory. We want to repeat it again, Father God, for your glory alone. Salamat po, Ama, ng marami. Sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa iyong magsabi ng amin. Amen at amen. Praise the Lord. Glory to God. At sumobra tayo, humaba tayo, pero okay na okay lang. Sapagkat napakasarap ng presensya ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang ating kapatid sa napakaganda pang sasabihin niya. Bago tayo mananghalian, o kahit na hindi na tayo mananghalian. Amen. At we have heard another wonderful message ngayong umaga. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Mas maganda po na ang ating breakfast, sabi nga nila, ay ang Word of God. Amen. At sabi nga ng Lingkod ng Diyos, wala po tayong i-withhold ngayong umaga. Amen. So dahil tayo po'y sumobra, so I'll make this quick. So Matthew 6:31 verse 6 verse 31 to 32.
Therefore, do not be anxious saying, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? Amen. So, napaganda po ng mensaheng ito. Sabi dito, wag po tayo mag-alala kung anong ating kakainin at anong ating iinumin. Amen. Sabi po sa Biblia, wag tayong mag-alala. Amen. So, I know this is the time na lahat po tayo ay nag-aalala. Amen. Ang mundo ay nag-aalala. Hindi po dapat tayo. Amen. Ang mundo ay nag-aalala dahil nag-lockdown na naman. Dumadaming COVID cases. Amen po ba? At sa mundo, panahong ito, napakadali mag-alala. Amen. At alam niyo ang sabi ng Lord, let us not be anxious. Amen. Kasi pag tayo daw po ay nag-alala, pag nag-alala tayo, una na ang instinct ng tao, iisipin niyang kanyang sarili. Amen po ba? But the Lord is saying, let us not prioritize ourselves. Amen. Kasi ang sabi ng Lord, ituloy ko, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows what you need. Amen. So the Lord said, the Father knows what you need. Amen po ba? So again, brothers and sisters, alam ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. Amen. So in this time, in this age na madali mag-alala, amen po ba? We are going to remember this verse. Sabihin mo lang, Lord, alam mo lahat ng pangangailangan ko. Amen po ba? So again, brothers and sisters, right now, our church is not actual. We are not physical. We are online. And the Lord is very good. Amen. Because the Lord has given us people to help us in this live online streaming. Amen. We have brothers and sisters who are continuously helping us. At they're doing, at everyone is doing their part, from the man of God, from our praise and worship ministers, from our instrumentalists, from our full-time workers, to even our online and social media ministry. Amen po ba? So brothers and sisters who are watching live, let us also do our part. Amen. Huwag po natin kalimutan ang ating mandate. At pagkasama po kayo sa mandate, kailangan po tugunan natin lahat ng pangangailangan ng ating church. Amen. So brothers and sisters, please do give your tithes, your offering, your love gifts, your first fruits, your pledges. Amen. So we have our GCash. Amen. They will be provided in the caption. Amen. So our GCash is 0956-391-4282. Amen po ba? You can send your GCash through 0956-391-4282. Amen po ba? But actually, if you just scroll through our Facebook page, nandun po yon sa mga caption natin. Amen po ba? Nasa caption po natin ang mga ating online ways to give our tithes and offering. Amen? So we also have our BPI. We also have our BDO account. Amen? You could also send through your LBC or Palawan. Amen po ba? So maraming pong paraan ngayon. But at the same time, for those who are unaware or hindi po marunong, you could PM us. Amen po ba? So feel free to PM Kingdom of Jesus Fellowship International. Feel free to PM the Man of God kung alam nyo po ang kanyang Facebook. Feel free to PM me. Amen. At sa inyong pong pagbibigay, huwag nyo pong kalimutan isend ang resibo, isend ang details para po alam po namin kung saan ilalagay. Kung ito po ay para sa ating church, sa ating church building, sa ating evangelism, sa ating love gift, or sa ating pledges. Amen po ba? So huwag niyo pong kalimutan isend. Amen po. At sabi po ng Lord, amen, bakit po natin kailangan itong gawin? Kasi po, ito na po ang panahon na ang Kingdom of Jesus Fellowship International ay patuloy na gagamitin. Amen po ba? At dapat po, kaparte po tayo, kabahagi po tayo. Amen? So the Lord is very good, the Lord is perfect, excellent, everything is perfect in His time. Sabi ko, Lord, magdala ka pa ng maraming church workers, tutulong sa ministry, at tuloy-tuloy po ito. Amen po ba? At kailangan po natin suportahan pa. Amen? The harvest is plenty. Amen? Pero kailangan po natin ng mga mag-harvest. At kailangan po tayo po iyon. Amen? So again, brothers and sisters, do not be anxious about anything. Ibigay po natin yan. Huwag po natin i-withhold. Amen? At ang sabi po ng Lord, Father knows all. So sa pagbigay po natin ng ating tithes, ng ating offering, sabihin na po natin, Lord, alam mo na lahat ng pangangailangan ko. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin ng ating tithes and offering bago po tayo mag-closing prayer.
Dear Heavenly Father, thank you once again for this wonderful morning that you had given us. Lord, alam po namin na lahat po bago pa namin binukas ang aming bibig, sinagot mo na lahat ng aming panalangin. Maraming salamat sa mga nagbigay at magbibigay, Father God. Ikaw ang magpo-provide sa kanila. Hindi maaapektuhan ng mga taga-KOJF ang mga tunay na Kristiyano ng lockdown na ito. Hindi kami maaapektuhan ng coronavirus na ito, Father God. Ang mundo ay mag-aalala pero kami, Father God, ay magtitiwala lamang sa iyo. So maraming salamat, Father God, dahil alam po namin minumultiply mo ang support, Father God, for the KOJF, for your ministry, para mapabilis mapalaghanap ang iyong salita. Gayon din, Father God, ang aming online live streaming. Patuloy mo itong ayusin, i-improve, Father God, at mas marami pang maabot, Father God. Ganon din, Father God, ang aming support sa KOJF, i-multiply mo, ibalik mo, Father God, sa mga nagbibigay. 100,000 millions of folds, Father God. This is the year of abundant blessing. Hindi totoo na ito ang panahon na kami ay lulugmok, kami ay bababa. Hindi yun totoo, Father God. Walang maniniwala doon na taga-KOJF. Ito ang panahon ng aming pagtaas, pag-angat, pagyaman, paglaki, Father God. At kaya ngayon, Father God, I pray ang bawat isa na nakikinig ay hinipo muna para magbigay para sa iyo. At lahat ng aming ibibigay ay magamit lamang for your own glory alone. And Lord, right now, as we end our Sunday service in this morning, maraming salamat, Father God, sa lingkod na ginamit niyo. Maraming salamat sa mga tumayo sa harap. Maraming salamat, Father God, dahil ikaw ang sumama, ikaw ang nagdala, Father God, ng mga taong tutulong para maging tagumpay ang aming Sunday worship service this morning. Lord, maraming salamat dahil alam po namin lahat ng nakinig ay naging tagumpay, Father God. Nakalaya, gumaling, nagkaroon ng himala, Father God. Maraming salamat dahil alam ko, Father God, na patuloy ang paglago ng Kingdom of Jesus lalo sa aming online live streaming. Maraming maabot, maraming mag-share, at maraming makapakinig ng iyong salita, Father God. All of these for your own glory alone, for your own glory alone. Kaya ikaw lamang ang mataas, ikaw lamang ang madakila, Father God. And as we end our online live streaming this morning, we know, Father God, that you will extend this success hanggang mamayang hapon. Kung ganong tagumpay ang umaga, mas tagumpay pa, Father God, ang hapon at ang mga susunod pang linggo. Maraming salamat, Father God. Wala na kaming ibang itataas, wala kaming ibang ihilingin, kundi ikaw lamang, Father God, ang makasama at imaitaas. Maraming salamat at ang bawat taga-KOJF at ang bawat tunay na Kristiyano ay magsabi ng Amen at Amen.